Ngayon lang po uli ako. Nakatayo dito sa harapan. Ano po? Yun. Pabukas nga po ng ilaw at hindi ko po makita yung ating mga nagkagandahan at napakagwapong mga disciples. Yeah. So yun, magpapakilala muna po ako. Ako po si Pastor Aldrin. Ako po ang assistant pastor ng ating napakagwapong Pastor Finney. Yun. So, ako po natasan ngayong umagang ito na mag-share sa inyo ng word ni Lord. So, ako po ay yung makikita nyo lagi dito sa gilid, sa technical. So, yun po yung aking gift na binigay sa akin ni Lord, ang pagte-technical. So, kami po yung nag-setup ng audio dito sa biyaya ng Lord at marami pang plano si Lord sa church na to. Amen po ba? Amen. So, ang ating pong team ay Jesus is my level up. So, bakit ba mahalaga na mag-level up tayo? Bakit po na mahalaga na tayo ay nag-grow? So, dahil tayo ay may plano sa atin si Lord, gusto ni Lord ay maihanda tayo dun sa plano niya. So, parang yung mga Israelita noon, inihanda ni Lord muna yung mga Israelita bago sila makarating sa Promised Land o sa Kanaan. So, ganun din tayo. Bago tayo dumating sa destination natin, tayo ay tinuturuan ni Lord. Tayo ay binabago unti-unti. Ano? Hindi yun instant. Hindi yung porket nag-attend ka sa church, eh, isang araw lang ay mababago na agad ang iyong character, ang iyong the way you live. So, unti-unti yung binabago ni Lord. Amen po ba? So, sino pong excited? Ano po? So, ngayon po, declare muna po natin yung ating verse, Luke chapter 4, verse 18 to 19. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. So palapakan naman natin si Lord. Napakabuti ng Lord. And let's declare these three declarations that we have. Today, I will honor God. Today, I will love God. Today is a day of blessing. So yan. Alam natin na naisabuhay natin yan. Ano po? Sino po dito mahal si Lord? Tapos po ang kamay. Yan. Dahil pag mahal mo isang tao, magbibigay ka ng oras para sa kanya. Ano? So, may hugot agad eh. So yun, share ko na po ngayon yung topic natin. Ang topic po natin is, Jesus is my refuge. Yun. So, doon sa dumaan na bagyo, yan, bagyong paing, napakatindi, ano po, talaga makikita mo yung hangin, yung mga puno, nagsasayawan, ano, sa sobrang lakas, tapos eh, malakas din yung ulan, maraming lugar ang binaha, kahit dito sa Batangas, yung sa Insuluban, sa Lipan, may binaha doon, yung mga sasakyan, nalubog sa baha, so napakatindi nung bagyong paing. Pero, praise God, dahil tayo ay maayos pa rin, diba? Tayo ay nanatiling ligtas dahil tayo ay mahal ni Lord. So, yung refuge daw, it's a condition being safe or sheltered from pursuit of danger or trouble. So, kung ano man yung mga pagsubok o panganib, pagka sinabi nating refuge, siya yung shelter, siya yung magpro-protekta sa atin. So, nung bagyong paing po, sobrang lakas nga po nung ulan, nawalan po ng kuryente sa amin, dito sa Lipa, nawalan din po ng tubig. Ilang araw. So, ang ginawa ko po nun ay yung alulod po namin ay nag-ano po ako ng timba para makapag-impon ako ng tubig pambuhos man lang sa CR. Ano po. So, ginawa ko na paraan ng may magamit kami tubig dahil sa amin, pag walang kuryente, wala din tubig, automatic. Ganun din po ba sa inyo? Automatic. So yun, nag-imbak po ako ng maraming tubig para may magamit kami. And nung bagyo po, napatunayan ko po na napakabuti ng Lord. Kasi
kahit gaano kalakas yung bagyo, walang nasira sa aming bahay. Naging maayos yung aming konting linisin nga lang after nung bagyo dahil maraming mga dahon at na nagkalat. So, praise God, walang damage na nangyari sa amin. So, nung bagyo, feeling safe ako. So, tuyo, syempre, may bahay tayo. And then, syempre, hindi ka nilalamig kasi nasa loob ka ng bahay, no? So, yung, kumbaga, shelter, yun yung nagpro-protect sa atin dun sa bagyo. So, yung verse po natin, ito po ay storya ni Jesus kasama yung kanyang mga disciple noon. Sila ay nasa lawa. Sa Mateo 8, verses 23 to 27, MBB. So, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Kasama niya yung 12 disciples niya, sumakay sila sa bangka. Habang sila ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. So, si Jesus ay dahil pagod nga sa pagpipreach, so, nagpahinga muna siya doon sa bangka. Tapos, sa kalagitnaan ng paglalayag nila, bigla namang umulan at pumagyo. So, yung bagyo, dahil malakas yung hangin, nag-create siya ng matataas na alon. So, yun. Nag-research muna ako paano ba nagkaalon sa lawa. Nagkakaalon pala po sa lawa. Ano po? Hindi ko alam. Akala ko sa dagat lang mayroong alon. Pero sa dagat pala, sa lawa pala mayroon din. So, nag-research ako bakit ba nagkakameron ng wave. So, kailangan daw meron diyang speed of wind. So, yung bilis ng hangin, kailangan daw meron yan. And then, amount of time the wind travels across the lake. So, gaano katagal yung pagbuga ng hangin doon sa lawa. And then, yung distance daw nung travel nung hangin. So, yun daw yung mga factors para mag-create ng malakas na wave. So, yun yung na-experience nila. Imagine natin, nasa bangka tayo, tapos sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan, tapos yung mga alon ay sobrang taas na halos lumubog na yung bangka na sinasakyan ng mga 12 disciples. So, unang instinct na pumasok sa isip ng mga disciples is lulubog tayo. Tayo malulunod. Yun agad ang unang pumasok sa isip ng mga disciples. So, dusan, next verse po tayo. Ngunit, sinabi ni Jesus sa kanila, dahil nga ginising na si Jesus, sabi na, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Tapos bumangon si Jesus, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Sabi nga sa Mark, sinabi ni Jesus, peace be still. Inutusan niya ang dagat, ay yung lawa at saka yung hangin. At nagkamayroon ng mabuting panahon. Namangha yung mga disciples dahil daw, kahit daw hangin at saka yung lawa ay sumusunod sa kanya. Napatanong sila, ano kayang uri ng tao ito? So, iba yung authority na meron si Jesus. Amen po ba? Alam naman natin na siya ay omnipotence or all-powerful God. So, yung authority and power ay nasa kanya. Kaya kung ano masabihin niya ay nangyayari at nagaganap. So, yun. Bago po ako magtuloy, tayo muna po manalangin. So, Heavenly Father, maraming salamat sa iyong salita na nahayag. Patuloy kang kumilos sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw yung maitaas, ikaw yung maranasan namin yung pag-ibig mo at yung paggabay mo sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yun. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay engineering graduate. So, ako po ay mahilig sa science talaga. Favorite ko po ang science nung ako po yung nag-aaral. Sino dito mahilig sa science? Yun. Sino mahilig sa math? So yan, hindi po ako mahilig sa math. Science lang po ako. Kaya ako hirap na hirap din noon sa engineering. Hindi maiwas yung math talaga sa science. Laging magkasama yung dalawa. So, ito i-share ko naman sa inyo. Ito yung anatomy. Yeah. Anatomy class muna tayo, ano?
So, klase muna tayo ngayon, ano? Anatomy class. So, our brains are hardwired for fear. So, it helps us to identify, avoid threats to our safety. So, dinisenyo tayo ni Lord para ma-predict natin yung danger at maiwasan natin. Dahil nga mahal tayo ni Lord, sino ba may gusto na masaktan yung kanyang anak? So, binigyan tayo ng instinct na ganito. At ang function or yung organ ay tinatawag na amygdala. Yan, amygdala. Sabihin nyo nga amygdala. Yan. So, yung amygdala daw, meron daw tayong dalawa. Isa sa left hemisphere, isa sa right hemisphere. Yun. Sino makakalala niya sa science niya? Sino makakarelate? Sino tulog nung dinidiscuss to? So, meron daw tayong dalawang amygdala. So, comes from the Greek word, amygdale. Tandaan niyo na, may exam tayo mamaya. Amygdale, meaning almond. So, para daw siyang almond yung size o shape niya. So, makikita niyo doon sa picture. So, ano bang function itong amygdala? So, this helps to store memories and events as well as emotions. So, siya daw yung tumutulong para ma-register sa ating brain yung mga events na nangyayari, tsaka yung mga emotions. Napaisip tuloy ako, siguro ang asawa ko, very active itong amygdalang ito. At talagang kahit anong event, talagang alam na alam niya. Date, kung kailan yung date, Diyos ko. Ako, one din, hindi ako magaling magtanda ng date, pero mga babae talaga, kung kailan, kung magkano, ako, alam na alam ng mga yan. Nakaregister yan. Kaya ako talaga hanga sa Lord. Talaga ako na-amaze, Lord. You're amazing, God. May ganito pala. Kaya pala naintindihan ko na ngayon kung bakit ganun yung nature ng aking asawa. Salamat sa Lord. Ano, napakaganda ng design niya. So, ang isa sa function niya is automatic response associated with fear. So, pag may na-detect yung sensor, yung sense natin, eyes. So, pag nakita natin na may danger, so siya yung una mag-trigger, magsasabi sa brain natin, oops, may danger. Ganyan. So, yun yung function niya. Isa. Next, emotional response. Yan. Yan pala sa laring kung bakit tayo kinikilig. Ano? Ba't kinikilig yung mga kabataan? Mga panahon natin. At saka siya rin yung nag-trigger nung ating mga lungkot. So, processing and consolidating of memories. So, siya din yung nagpra-process ng ating mga memories. So, yun po yung key functions niya. So, nung ang mga disciples ay nasa dagat, ito yung una nag-trigger sa kanila kung bakit sila natakot. So, may pa-survey din ako. Statistics naman. Sino dito may statistics? Next nga ako. Yan. Social phobia. Ngayon ko lang ito narinig. Meron palang phobia sa social. Teka lang, pupunas sila ang pawis. Baka makita sa picture. May phobia pala sa social. Ngayon ko lang ito narinig talaga. Sabi doon, it's defined as extreme fear of social situations where an individual is afraid of being judged or embarrassed in front of other people. Yung pala yung tawag doon, social phobia. So meron pala ako nito, hindi ko alam. Dati, ako'y takot na takot tumayo sa harap ng maraming tao. Yung ngayon, hindi mo ako mapapatayo sa harap ng napakaraming tao. Ako'y nangangatal na. Ako eh, hindi ko talaga kaya. Pero sa biyaya ng Lord, nagagawa ako ng tumayo. Palakpakan naman natin ang Lord. Napakabuti niya sa buhay ko. So, alam ko hindi ako nag-iisa, meron din isa or dalawa sa inyo na na-experience din yun. Hayaan nyo lang si Lord na magbago sa atin na. Okay? So yun, phobias by age and gender. So, unahin muna natin yung sa gender. Ano. So, mas active daw yung phobia sa mga babae. Hindi ko lang alam kung kita. So, 66% daw ay based sa babae, yung affected ng phobia. And 34% ay sa lalaki. By age naman, 45% daw ang meron ay mga below 18. Sino dito below 18?
Yan, mga below 18 dyan. Yan, 45% prone daw sa phobia. And then, 18 to 34, yan, nandiyan ako. Sino mga 18 to 34? 44% naman, so napakarami rin. So, habang pala habang tayo ay nagkakaedad, mas nawawala yung phobias natin. Yun yung sinasabi nitong chart na to. Ano? So, yung mga kabataan pala, prone yan sa phobia. So, kailangan natin mas strengthen yung ating mga emotions and mental health, ano? So, yan. Yun lang yung sinasabi. Dahil nearly 17% of the people na meron daw social phobia ay nagde-develop sa depression. So, kung prone ang mga kabataan sa phobia, sa mga phobias, so prone din sila sa depression. So mostly ay nagkaka-depression ay yung mga kabataan. So sa mga kabataan diyan, kung kailangan niyo ng kausap, nandito lang kami, ano. Ayun. Kape tayo. So yan. So balik tayo dun sa sitwasyon ni nung mga disciples at saka ni Jesus. Kung iisipin natin, si Andrew, si Peter, si James, tsaka si John ay mga fisherman, mga sanayan sa salawa, sanayan mangisda. Alam ng mga yan kung ano yung meron sa bagyo. Pero natakot pa rin sila. Sa tingin nyo, bakit kaya? Bakit pa rin sila natakot? Ay kasama na nila si Jesus ng mga panahon na yun. Tama si Pastor. By instinct. So natakot sila. Pero since kasama nila si Jesus physically, si Jesus ay nirebuke sila. Sinabi ay bakit daw maliit yung pananampalataya nila. Why you have so little faith, sabi ni Jesus. So, kasama na nila si Jesus nung time na yon, pero natakot pa rin sila doon sa mga alon. Sabi, Lord, save us! Save us! Ligtas mo kami! Dumating ba tayo sa sitwasyon na ganon? Yung parang, Lord, hindi ko na lang magagawin ko. Sobrang dami ko ng problema, sunod-sunod na, hindi na natapos. Naranasan niyo po yon? Oh, ako lang po nakaranas noon. Yung hindi na natapos talaga ang problema. Yung may inaayos ka pang isa, meron pang parating na marami. So, minsan napapatanong ka na lang, Lord, hanggang kailan matatapos itong problema? Pero sa biyaya ng Lord, unti-unti natatapos ang mga problema. Amen ba? Sino ditong may problema pa rin? Yung problema niya last year ay problema pa rin niya ngayon. Yan. Or yung problema niya 5 years ago ay problema pa rin niya ngayon. Hindi natanda. Hindi natanda. Anong problema ko nung 5 years? Pero feeling ko talaga yung asawa ko alam. Alam niya yung problema niya nung 5 years ago. Mahal na mahal kayo asawa ko eh. So yan. O, proceed na tayo sa first point ko. First point pa lang daw. Intro pa lang yun. So, first point natin, in overcoming yung fear natin, is Jesus is with you always. Yan, tandaan natin yan, Jesus is with you always. Lagi natin siyang kasama. Yung mga maliliit na pagsubok, yan ay parang easy stage lang yan. Pero habang nahirap yung mga pagsubok, mas lalo nasusubok yung pananampalataya natin sa Lord. Tama ba? Habang mas nalaki yung problema natin, yung mga pagsubok na dumadating sa atin, mas lalo tayo nasusubok. At yun yung goal kung bakit tayo merong mga challenges na nararanasan. So sabi sa Isaiah 41 verse 10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Sino Diyos natin? Si Jesus. So I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand.
So ikaw daw ay magiging matagumpay dahil si Jesus ay nandyan kasama mo. So kasama mo si Jesus anumang pagsubok ng buhay. At mapapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok. Dahil siya ang Diyos. Amen? To sa point number 2, God is bigger than any storm. Kahit anong lakas ng bagyong yan, mas malakas siya ng ating Diyos at mas makapangyarihan. Amen po ba? No match yung bagyong paing dyan kay Lord. Walang sinabi yon. Kaya niyang humati ng dagat eh. Sino dito nung kayang gumawa nun? Di ka? Wala. So si Lord lang yan. Napakalaki niya. At dahil doon sa pag-ibig daw ng ating Ama, binigay yung authority kay Jesus sa next verse. Sabi sa John 3:35, "The Father loves His Son that He put everything into His hand." Binigay kay Jesus yung authority. Everything under heaven, si Jesus yung may kapangyarihan. At alam niyo ang ginawa ni Jesus nung siya ay umakyat sa langit? Binigay naman ni Jesus yung authority sa mga disciples niya. Sabi sa Luke 10 verse 19, "Look, I have given you authority over the power of the enemy and you can walk among the snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you." So yung authority na binigay ni God the Father kay Jesus ay binigyan din tayo mga disciple ni Jesus para sa pag-share natin ng Word of God, walang makakapanakit sa atin. So yung authority na binigay sa atin ay gagamitin natin para sa glory lang ni Lord. Sabi nga sa John 14 verse 13, "You can ask for anything in my name and I will do it," sabi ni Jesus yan. So the Son can bring glory to the Father. So yung authority na binigay ni God the Father kay Jesus, na binigay din sa atin, ay para lang makapagbigay ng glory sa Father God. So lahat ito ay para sa kapurihan ng Ama. So yung third point natin, marahil tayo ay nakakaranas ng minsan naiinip na tayo doon sa sitwasyon. Kailan pa ba magbabago to? Kailan pa ba mababago to sitwasyon ko? Lagi na lang ganito yung nangyayari. Kailan ba babait? Kailan ba babait ang anak ko? Kailan ba... Bawal magpaparinig. No, wala daw name drop. So yun, kailan pa babait? Yun, kailan pa magmamature? So yan. So, sabi doon sa third point natin, in our waiting, God is working. Di ba? Habang tayo naghihintay, may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? So, habang nadaan yung pagsubok, may ginagawa na si Jesus. Nasibol yung bagong pag-asa. Yun. Kota na si Jelle. Nasibol yung bagong pag-asa, nagkakameron pa ni bagong buhay. So, dun sa tulad nangyari dun sa bagyo, after ng bagyo, mas na-appreciate natin yung buhay. Nagkameron tayo ng pag-asa na may bagong araw na dadating. Sabi sa Romans 5 verse 3 to 5, "We can rejoice too. Kahit daw pala tayo maraming problems and trials, pwede pa rin tayong mag-rejoice. For we know that they help us develop endurance." So, and then endurance develops strength of character. So, mahalaga pala ang character. And character strengthens our confidence in salvation. So, ito daw yung mag-build ng ating confidence. "And this hope will not lead to disappointment." Yung pag-asa mo kay Jesus ay never na maghahantong sa disappointment.
Chelo. So yun. And this hope will not lead to disappointment, for we know that dearly God loves us. Mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, He has given us this Holy Spirit to fill our hearts with His love. So, nung tinanggap natin si Jesus, nandiyan na yung Holy Spirit na pinupuno yung puso natin ng kanyang pagmamahal. At ito yung isa sa pinakamatinding verse na pinanghawakan ko. At alam ko ito ay mararanasan nyo din. Doon po sa Isaiah 65 verse 24. I will answer them before even they call to me. Bago ka pala ang manalangin, sinasagot ka na agad ni Lord. Ganon ka kanya kamahal. Mananalangin ka palang, inihahanda na niya yung hinihiling mo para sa kanya. So, while they are still talking about their needs, habang sinasabi pa lang natin sa kanya yung pangailangan natin, I will go ahead and answer their prayers. So yun, ang mahalaga pala dito, nagpe-pray ka din. Ano? So habang tayo nananalangin, nakilos na ang Lord sa buhay natin. Amen po ba? So yun, pwede po ba tayong tumayo? So, maaaring marami tayong mga pagsubok. Alam ni Lord yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Hindi ko kayang isa-isahin, pero alam nyo yung pinagdadaanan nyo. Alam ni Lord yung laman ng puso mo ngayong oras na to. Alam ng Lord yung mga kabigatan na nararamdaman mo. Yung mga sakit, yung mga hinanakit. Before, tulad ng mga disciples, meron din tayong maliit na pananampalataya sa Lord. Nagdududa tayo, Lord, gagawin mo ba ito? Malalampasan ko pa ba ito? May mangyayari pa ba? Dahil nakikita na ng ating mga mata na parang walang pagbabago. Parang ganun pa rin. Ang tagal ko nang pinagpe-pray, pero wala pa rin nangyayari. Alam niyo ang ginawa ng mga disciples na naramdaman nila na takot sila. Ang instinct nila ay lumapit kay Jesus. Ganon din tayo. Sa mga panahon na tayo'y natatakot, na tayo'y nagdududa, ang unang-una nating lalapitan ay ang ating Panginoong Jesus. Sa ating paglapit sa Kanya, makakasigurado tayo na may ginagawa Siya. Ngayong oras na to, kung ano man yung kabigatan na nararamdaman mo, ilapit mo yan sa Lord. Ito yung oras mo para sabihin sa Kanya, Lord, yung ang sakit-sakit na eh. Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Isumbong mo sa Lord lahat ng hinakit. Yung mga sakit. At yung mga problema. Dahil one thing is for sure, you will be victorious. Magiging matagumpay ka kasi ang umaalalay sa iyo
ay isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na buhay, isang Diyos na mahal tayo. At kailanman ay hindi kanya iiwan, kailanman ay hindi kanya pababayaan. Even in the times na wala ka na nakikita ang pag-asa, nandyan siya gumagawa ng bagong daan para lamang maisaayos lahat. Mayarit maganap ang plano niya sa buhay ng bawat isa ng kanyang mga anak. Sa tingin mo, nasa dead end ka na, nagkakamali ka, kapatid. Dahil our God is a way maker. Siya yung nagawa ng paraan kung sa tingin natin ay wala na tayong pupuntahan. Siya yung kumikilos sa mga panahon na wala na tayong magawa. Sa mga panahon na tayo ay nanghihina na at nawawala ng pag-asa. Siya yung magiging source dahil doon sa mga pangako niya ay mangyayari at magaganap sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. Sabi niya sa pangako niya, I have plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Pinigyan ka ng Diyos ng pag-asa at kinabukasan. Hindi ka matatapos sa kung ano meron ka ngayon. Malaki pa ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Sige. Kanta natin ang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Direct sa atin, doon sa plano niya, doon sa promised land, doon sa mga pangako niya sa bawat isa sa atin. Kahit
hindi natin nakikita, hindi natin naririnig, hindi natin na-anticipate, pero naandun yung pagkilos ng Lord. Pwede bang kantayin natin yung bridge? Napakaganda ng mensahe. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, never stop working. Salamat sa panibagong pag-asa. Maraming salamat sa protection na binigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Truly, Panginoon, na you are our refuge. Ikaw yung shelter namin, Panginoon, sa anumang problema na aming hinaharap at haharapin pa, Panginoon. Ikaw lang yung magiging sandigan namin, Panginoon. Tanging sa iyo lang kami umaasa, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Maraming salamat. Ikaw yung mamuhay sa puso at isip namin, Panginoon. Ikaw yung maluwalhati. Gamitin mo kami, Panginoon, sa kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nakapunta po tayo lang.